Hello everyone! Welcome to my channel, guys! Ngayon, ang ituturo ko sa inyo paano magluto ng Japanese karage. Kumbaga, sa atin ay fried chicken. Nga ganon. Ngayon, ang gagawin natin una is yung chicken. Punasan ninyo, guys, ha? Punasan nyo yan. Ngayon, ito na siya. Chicken type ang gamitin nyo, ha? Ang gagawin natin ngayon sa susunod, hiwain nyo yung paganyan. Mga ganyan. Tapos, yan. Ganyan, hihiwa. Okay, ganyan lang siya, guys. Ito na ang hiwa. Ngayon, lagay nyo, kasi meron na ako nababa dito, ihalo ko na lang siya, ha? Kung papaano, ituturo ko sa inyo kung papaano siya titimplahan. Lagay nyo sa bowl. Ngayon, guys, maraming tayong gagawin sa pagtitimpla. Okay? Next, gagawin ninyo, guys, ay ang asin. Paminta. Oh, lagyan nyo ng kaunting paprika. At lagyan nyo ng chicken bouillon. Mga one teaspoon. One teaspoon. And lagyan nyo siya ng sesame oil. Half spoon ng sesame oil. And soy sauce. Mga half spoon ng soy sauce. Lagyan nyo rin siya ng Japanese osake. Mga 1 tablespoon. And lagyan nyo siya ng ito. Crushed ginger. Kung meron kayong fresh, better. Pero ako kasi, ang binibili ko itong ano na, naka-crush na siya. And garlic paste. Madaling gagawin ng garlic paste tsaka ginger paste. Mas madali siyang, hindi na tayo kailangan mag-ano pa ng oras. At lagyan nyo siya ng 1 tablespoon ng cornstarch. And ilagay nyo na rin ang isang itlog. Okay? Tapos, imamasa nyo. Mix. I-mix nyo ng mabuti. Yan. Ngayon, guys, ito na siya. Yan. May itlog na siya. Kompleto. May cornstarch. Lahat kompleto na yan siya ng mga spices. Ngayon, i-marinate nyo ng mga 10 minutes. Ang gagawin na natin ngayon, ito yung karage no moto, ibig sabihin yung flour na meron na siyang spices. Lagyan, timplahan nyo ng pepper, asin, and paprika. Damihan nyo ng paprika para medyo maganda ang kulay. Tapos, haluan nyo siya ng, ano to, all-purpose flour, 1 cup. Haluan nyo siya ng cornstarch. Mga 2 tablespoon ng cornstarch. Then, 1 half teaspoon lang siya ng garlic powder. And mix. I-mix nyo siya. I-mix nyo siya. Pero mas gusto kong dadagdagan ko pa ng garlic. Paprika. Ito guys, na siya. Nababad na natin siya ng 15, mga 10 minutes. Isaw-saw nyo. Bago nyo iprito, deep fried guys, ito siya. Oh. May naprito na ako ng konti. Tignan nyo. Ayan. Okay.
Okay? Ngayon, ang gagawin nyo, unahin nyo yung balat. Lahat yan, lagay nyo na. Para absorb yung flour doon sa chicken. Ganyan. Ganyan. Ganyan siya. Okay. Medyo kailangan brown, guys, ha? Para lutong-luto pati yung ilalim. Pag brown na siya, pwede nyong baliktarin na, okay? Pag tignatignan nyo na lang. Ito na, guys. Naprito ko na siya. Hintayin na lang natin na medyo brown-brown siya bago natin baliktarin, okay? Tignan nyo. Konti pa lang. Wait lang. Konting-konti pa lang. Ayan. Ito ang sinasabing Japanese karage chicken, fried chicken, mga ganun. Pero, wala siyang buto. Chicken types to eh. Tsaka malambot. Unahin nyo pag prito yung balat. Ayan, mga ganyan. Ganito, oh. Ito yung balat, oh. Ayan. Guys, tingnan nyo. Konti pa lang. Kailangan brown pa siya ng konti, ha? Hindi pa sapat ito. Kailangan pang i-fried pa siya ng deep fried, okay? Wait lang. Guys, tingnan nyo. Look at this, oh. Napaka-crunchy. Yung iba kasi dyan, ano, dalawang beses nila ipa-fried. Pero, paglagyan nyo siya ng cornstarch para maging crunchy more, wag lang dalawang beses na iluto. Ako hindi. Isang beses lang. Pero tignan nyo. Okay? Tignan nyo. Guys, ito na ang ating Japanese karage. Japanese karage at fried chicken. So, ito na siya, guys. Look at this. Okay, display na natin siya. Ngayon, titikman natin. Okay? Tignan nyo yung ano, balat. Napaka-crunch. Ha? Crunchy na crunchy. Tignan nyo. Crunchy, crunchy, sarap. Ito na siya. This is my Japanese karage. Thank you for watching, guys. Please subscribe, like, and i-share nga naman yung mga videos ko, guys. At i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong menu. God bless all! Bye-bye!